Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong Warrior members ko na sina Paul Azrael, Bojo Muad, Lee AJRG, Mr. Ces Poriñas, Eralyn Asuela, Clarina Banyal, Sheila May Liboon, Rose Rose, at sa mga nag-renew ng badge na sina JMP Cooking, Alex Julian, Florence Butt, Balintataw, subscribe kayo dyan, at kay Kathleen Erica. Maraming maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose na si Paco. Taong 1982, Banate, Iloilo. Itong mga panahong ito, bagong lipat lang sila Paco sa Banate. Yung nakuha nilang bahay ng pamilya niya, malaki tsaka may malawak na bakuran sa likod. Pwedeng-pwedeng maglaro doon yung mga batang pamangkin niya. Dalawang pamilya kasi sila Paco doon. Pamilya niya at pamilya ng tiyahin niya, kapatid ng nanay niya. Sama-sama sila sa iisang bahay, gawa ng yung asawa ng tiyahin niya sa Manila nagtatrabaho. Binili nito yung pamilya niya sa nanay ni Paco. Wala namang problema sa kanila yon kasi konti lang din naman sila Paco. Siya, nanay niya, tatay niya, at isang kapatid na babae. Tapos yung isang pamilya, tiyahin niya, at tatlo nitong anak. Puro bata pa nga eh. Tuwang-tuwa silang mag-anak sa nakuha nilang bahay kasi saktong-sakto para sa kanila. Kaso lang, pakiramdam nitong tiyahin ni Paco, merong hindi tama sa bahay. Hindi naman sa mismong bahay pero nararamdaman niya eh. Kung hindi nyo kasi naitatanong, itong tiyahin ni Paco, ayon kay Ate Rose, bukas ang third eye. Hindi pa nga lang ganong kalakas noong mga panahong yun. Gawa ng pandama pa lang yung kaya niyang magamit. Yung makakita, hindi niya pa nagagawa. E malay niya ba dun, di ba? Halos araw-araw, walang ibang bukang bibig itong tiyahin ni Paco, kundi yung malaking bato na nasa likod ng bahay nila. Ang gustong mangyari ng tiyahin niya, alisin yun doon. Tinatanong nila kung ano namang dahilan bakit aalisin. Wala namang maisagot yung tiyahin niya. Basta ang sa kanya lang, may hindi tama sa bato na yun. Isang hapon, kakauwi lang nilang lahat galing sa bayan. Iniwan nilang magulo yung bahay nila. Tapos yung mga laruan ng mga bata, iniwan din nila sa bakuran. Ang akala kasi nila, sandali lang sila sa bayan. E napatagal. Pag-uwi nila ng bahay nila, nagtaka silang lahat kasi sobrang linis. Tapos yung mga laruan ng mga bata, nasa loob na ng bahay at nakasalansan ng maayos. Medyo naalarma itong tatay ni Paco. Agad-agad hinalughog nila yung buong bahay nila. Baka kasi may mga nawalang gamit eh. Iniisip kasi nitong tatay ni Paco, nalooban sila. Pero kumpleto naman lahat ng gamit. Ang medyo nakakakilabot lang nun, mula sa mga laruan ng mga bata hanggang sa pintuan palabas sa bakuran, may mga bakas ng lupa. At hindi ito ordinaryong bakas. Masyadong marami yung lupa na yun kung manggagaling sa paa ng isang tao. Kasi nagkalat talaga eh. Kailangan pa nilang daspanin para malinis nila.
Habang inaalis nila yung mga lupa, sinusundan nila kung saan ito patungo. Nagulat silang lahat nang dalhin sila nito doon sa malaking bato. Huminto yung tiyahi ni Paco sa pagdadaspan. Tapos tumitig siya sa pinakataas ng bato. Tinanong siya ni Paco kung bakit. Pero wala. Hindi siya nito pinapansin. Hanggang sa bigla na lang itong tumatango-tango. Yun bang para siyang may sinasang-ayunan? Bumalik lang ito sa ulirat nung tinapik na siya ni Paco. Tanong nito kay Paco, anong nangyari? Natatawa-tawa pa si Paco na sumagot sa tiyahi niya na, ewan ko sa'yo, Chang. Kanina ka pa nga nakatingin sa taas eh. Matapos yan, pumasok na sila sa loob. Habang kumakain sila nun, pinag-uusapan nila kung papaanong may nakapasok na lupa sa loob ng bahay nila. Imposible namang dahil lang sa hangin. Kasi sarado lahat ng bintana at pintuan sa bahay nila. At saka masyadong marami at masyadong mabigat yun. Kaya imposibleng hangin ang nagdala. Lahat sila takang-taka sa nangyari. Kinabukasan, dinoble ng tatay ni Paco ang lahat ng kandado sa likod ng bahay nila. Baka kasi, sa susunod na mangyari yun, limasin na lahat ng gamit nila. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Nagtataka sila sa mga bata kasi hindi na ito naglalaro sa bakuran. Andoon na lang sila palagi sa loob ng bahay. Paminsan-minsan naman nasa tapat sila. Tinanong ni Paco yung pamangkin niya kung bakit hindi na sila nagagawi sa bakuran. Sagot nitong isang pamangkin ni Paco, yung pinakamatanda, nahihirapan silang huminga sa likod ng bahay nila. Kasi ang kapal ng usok kapag hapon. Tapos kapag maggagabi naman, may malaking mama na nakaupo doon sa bato. Natatakot sila kasi bukod sa malaki yun, meron ding kakaibang baho. Napaisip ngayon si Paco sa sinabi ng pamangkin niya. Makapal na usok? Malaking mama? Mabaho? Sino yun? Marami pa sanang itatanong si Paco sa pamangkin niya. Kaso lang, pumasok na sila sa loob ng bahay. Medyo palaisipan kay Paco yung sinabi ng pamangkin niya. Ano ba? Nananakot ba yon? May ibang tao bang nakakapunta sa likod ng bahay nila? O ano pang dahilan? Hindi nagdalawang isip si Paco na sabihin yon sa tatay niya para maalarma din ito. Nung narinig yon ng tatay niya, kinausap nito yung mga bata. Kumpirmado, hindi nagsisinungaling ang mga ito. Meron nga silang nakikita sa likod ng bahay nila. Kaya ang ginawa nitong magtatay, binantayan nila yung likod. Unang araw ng pagbabantay, wala naman silang napansin na kakaiba. Yung usok na sinasabi ng mga bata, wala naman. Kahit nung maggagabi na, yung sinasabi nilang malaking mama, wala din. Halos araw-araw nagmamasid na sila sa bakuran nila. Pero pakiramdam nila, nagsasayang lang sila ng oras. Lahat ng sinasabi ng mga bata, ni isa, wala silang nakita. Kaya ang nangyari, pinabayaan na lang nila yon. Tapos sinabi nila sa mga bata na doon na ulit maglaro. Wala naman yung sinasabi nila eh. Baka
Imahinasyon lang nila yon. Pero ayaw na talaga ng mga bata doon. Takot na takot sila. Hanggang isang hapon, sinabi ni Paco sa mga pamangkin niya na doon na sila maglaro sa likod. Sasamahan na lang niya kasi walang titingin sa kanila sa tapat ng bahay. Wala lahat ng tao nun. Gumagawa kasi ng ihawan si Paco sa likod ng bahay nila. Kaya niya pinapapunta yung mga pamangkin niya doon para mabantayan niya. Habang naglalaro yung mga bata, abala si Paco sa pagsasalansa ng mga gamit niya. Nang bigla na lang, tumakbo sa kanya yung pinakabata sa magkakapatid. Nagulat si Paco kasi nanginginig yung bata tapos panayang kagat sa mga daliri. Tinatanong ito ni Paco pero hindi sumasagot eh. Maya-maya pa, sumunod na din yung dalawa pa nitong kapatid. Nag-iiyakan na sila. Si Paco, blanco. Hindi niya alam kung anong iniiyakan ng mga pamangkin niya. Nakita niya lang na nakaturo yung panganay sa bato. Tiningnan ni Paco. Wala naman siyang nakita. Nang biglang tumakbo yung tatlo papasok sa loob ng bahay nila. Takang-taka si Paco sa inaasta ng mga pamangkin niya. Tinatawag niya yung mga yon habang nakatingin siya sa loob ng bahay nila. Nang biglang, nakarinig siya na merong parang humihipak ng sigarilyo. Yung papasok na hipak, parang tapos bumuga. Ayon pa kay Paco, pagbugang pagbuga nun, parang dumagungdong yung dingding ng bahay nila. Gustong lingunin ni Paco pero pinangungunahan siya ng takot. Nanginginig yung ulo niya habang ginaw na ginaw yung likuran niya. Tatawagin na sana niya yung pangalan ng isang pamangkin niya. Nang biglang tumawa yung nasa likuran niya. Nanlalabu-labu na yung paningin ni Paco. Para na siyang hihimatayin. Sinampal niya yung sarili niya para bumalik siya sa ulirat. Tapos nung nakakuha na siya ng lakas ng loob, tumakbo siya papasok sa loob ng bahay nila. Paglingon niya sa bato, may nakita si Paco na sobrang laking binte at nakaupo yun doon sa bato na tinuturo ng mga pamangkin niya. Halos masuka-suka si Paco dahil sa sobrang takot. Agad niyang hinanap yung mga pamangkin niya. Tapos naggulong sila sa kwarto. Ultimo itong si Paco. Nahawa na sa iyakan ng mga pamangkin niya. Ilang minuto ang lumipas. Nararamdaman ni Paco na yumayanig yung bahay nila. Panay ang tingin niya sa paligid. Baka kasi maapakan nung nilalang na yon yung bahay nila. Maya-maya pa, dumating na yung tatay niya. Sinabi kaagad ni Paco lahat ng nangyari nun. Bilang naniniwala itong pamilya nila sa mga nilalang na hindi nakikita, agad-agad nagplano itong tatay niya na lumapit sa kakilala nilang manggagamot. Mabuti na lang malapit lang sa kanila yon. Pinuntahan niyo ng tatay niya para sunduin. Pagbalik nitong tatay niya, kasama na niya yung manggagamot. Sakto namang andudo na din yung tiyahe niya at nanay niya. Maraming tanong yung manggagamot sa mga bata.
pinapalarawan niya yung itsura nung nakikita nila sa bato. Ayon sa panganay, hindi niya gaanong makita yung itsura. Kasi bukod sa natatakot siya rito, sobrang laki nun. Kapag tinitingnan niya, hindi niya makita yung mukha. Habang nagsasalita itong bata, iyak siya ng iyak. Kaya minabuti na ng manggagamot na wag na lang itong tanungin. Nung si Paco naman yung kinausap, wala itong maibigay na sagot sa manggagamot. Gawa nang unang beses pa lang siyang nakaranas ng ganun. Tsaka, hindi naman niya nakita yung itsura. Ang nakita niya lang, yung parang binti. Tinawa sila ng manggagamot gamit ang kandila at tubig. Ang nakakapagtaka, magkakaiba ng resulta yung tawas. Yung manggagamot, panay ang tingin sa orasan. Iniisip tuloy nitong mag-anak. Nagmamadali itong umalis. Pagpatak ng 6:00 ng hapon, nagsabi yung manggagamot sa kanila na, "Oras na." Tapos pumadyak ito ng 3 beses sa lapag. Akala nila aalis na. Pero naglakad ito papunta sa likod ng bahay nila. Ang bili niya, wala munang susunod o wala munang sisilip sa kanya. Naghintay yung mag-anak sa loob ng bahay. Habang naghihintay sila, paulit-ulit yung sinasabi ni Paco tungkol doon sa nakita niya sa likod. Naniniwala naman yung mga matatanda sa kanya. Gawa nang may mga bata din kasi na nagpapatunay. Maya-maya pa, bumalik na ulit yung manggagamot sa loob. Halos 30 minuto din siya sa labas. Habang papasok ito, nagpapagpag ito ng damit niya. Tanong ng tatay ni Paco, bakit siya nagpapagpag? Sagot nung manggagamot, masyadong maraming abo yung katawan niya. Kasi yung kausap niya, napakalakas manigarilyo. Yung mag-anak, takang-taka sa sinasabi nung manggagamot. Hanggang sa sinabi niya na, nakausap na niya yung sinasabi ng mga bata at ni Paco. Naghihintay sila ng mga sasabihin ng manggagamot. Ayon dito, wala silang dapat ipag-alala sa nilalang na nakita nila. Dahil ubod ito ng bait. At ito ay isang uri ng kapre na kung tawagin ay mokok. Isa ito sa mga pinakamatatandang lahi ng mga kapre. Bibihira kang makakita ng ganyan sa mga patag na lugar. Kadalasang nakikita ang mga yan sa mga bundok, talon, burol, o sa mga matataas na lugar. At ugaling-ugali ng mga yan na magmarka ng sarili nilang teritoryo. Itong mokok na nasa likod nila. Kaya naman ito pabalik-balik sa bato na nasa likod ng bahay nila para magliwaliw. Wala itong interes sa mga tao. Gawa nang meron siyang sariling mundo. Ang gusto niya lang, umupo doon sa bato, manigarilyo, at pagmasdan yung magandang tanawin na nasa tapat ng bahay nila. Ang sabi pa ng manggagamot, sa mundo kasi ng mga engkanto, yung tapat ng bahay nila, isang palasyo. Hindi yun nakikita ng ordinaryong mga mata lang. Kaya palaging nandoon yung kapre na yun para sipat-sipatin yung palasyo. Hindi kasi siya makakapasok doon gawa ng ibang lahi na ng mga engkanto ang nakatira sa palasyo. Kaya
wala sila dapat ipag-alala. Hayaan lang nila yun doon. Hinding-hindi sila gagalawin nun. Pero, itong si Paco, takot na takot talaga. Ang sabi niya sa manggagamot, papano kung biglang mag-iba ang ugali nun? Tapos apak-apakan yung bahay nila. E di lahat sila mamamatay. Tawang-tawa yung manggagamot kay Paco. Sobrang labong mangyari ng mga sinabi niya. Hindi na nagbigay pa ng paliwanag yung manggagamot. Basta wag lang silang matakot. Kaibigan yun. Matapos ang paliwanag na yan, umuwi na yung manggagamot. Medyo nakampante na silang lahat sa mga narinig nila. Maliban kay Paco. Kasi nga, takot talaga siya. Nung gabi ding yun, tulog na ang lahat. Si Paco, naalimpungatan kasi nakakarinig siya na parang may nagluluto sa kusina nila. Naglakad siya papunta doon. Wala na sa isip niya yung nakita niyang hita o binti ng kapre. Kakagising niya lang eh. Maya-maya pa, nawala yung ingay. Tapos doon sa bintana ng kusina nila, may naaaninag silang gumagalaw-galaw. Akala niya nga magnanakaw eh. Pumulot ng pamalo si Paco. Tapos dahan-dahan niyang binuksan yung bintana. Pagbukas niya dito, bumungad sa kanya ang isang napakalaking mukha. Nakatitig sa kanya ang mapupulang mata nito. Habang naririnig niya na tumatawa-tawa, bigla na lang nagdilim ang paningin ni Paco. Kinaumagahan, pagmulat niya, akala niya panaginip lang yung nangyari. Pero nagising siya na nasa kusina siya. Ibig sabihin, hindi panaginip yung nangyari sa kanya. Napabalikwas si Paco sa pagkakahiga niya. Tapos hingal na hingal siya. Natataranta siyang hinanap yung mga tao sa bahay. Pagpasok niya sa mga kwarto, lahat yun natutulog pa. Tapos pagsilip niya sa labas, papasikat pa lang yung araw. Matapos ang insidente na yun, kinulit ni Paco yung pamilya niya na umalis na lang sila doon. Gawa ng mayat maya na kasing nagpaparamdam sa kanya yung kapre sa likod eh. Ayaw na ayaw niya yung ganung pakiramdam. Bukod sa natatakot siya, naaapektuhan na din yung katinuan niya. Eh ayaw lumipat ng kamag-anak niya. Kaya si Paco na lang ang umalis sa bahay na yun. Nakitira siya sa tiyahe niya. Habang nakatira siya doon, ikinalat ni Paco sa buong angkan nila yung naging karanasan niya nung minsang nakita niya yung binti ng higante. Okay, opinyon ko sa kwento. Unang beses ko lang narinig yung lahi ng kapre na mokok. Kasi ang alam ko, kapag kapre, kapre lang. Yung malaki, maitim, mabalahibo, naninigarilyo ng tabako. Kasi, di ba ganyang kwento yung kinalakihan natin? Pero, may mga lahi-lahi pa pala yan, no? Kaya ako, hindi talaga ako nagkamali ng opinyon tungkol sa kung sino ang may pinakamalaking family tree sa lahat ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Sila ay yung mga engkanto. Sobrang dami niyan. Parang nakakalula nga kung iisipin, no?
ilan bang daan, libo, daang libo, o milyon pa siguro ang hindi natin alam tungkol sa kanila. Diba? Ibig sabihin, yung mga alam pala natin, kakaramput lang. Ang sarap tuloy magkaroon ng third eye, pero nakakatakot yan eh. Wala ako maibibigay na solidong opinion dito, gawa ng sobrang ganda kasi ng kwento. Hindi siya ganun na nakakatakot, pero wala eh, sobra akong namangha. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa...